Hi DIYers at sa mga YouTube viewers. So ngayon ipa-vlog natin kung paano maglinis ng aircon or do it yourself or DIY cleaning para hindi na kayo bumayad ng mga maglilinis or sino man technician na papa-home service nyo na usually medyo mabigat din sa bulsa ngayon. Lalo na ngayon panahon ng pandemic nang dahil sa COVID-19. So medyo tight budget tayo ngayon, dapat titipid tayo. So kung kaya naman natin maglinis ng aircon sa sarili nating bahay, mas maganda kung tayo na maglinis para less gastos na rin. At saka napakadali lang. Tuturo sa inyo kung paano maglinis ng mga window type. Saka soon, kapag meron tayo natanggap na cleaning ng split type, so medyo busy lang tayo ng konti, hindi natin matanggap yung ibang nagpapalinis. So unahin na muna natin itong air conditioning unit namin sa bahay. So una muna dapat natin gawin mga DIYers, tanggalin muna natin yung takip sa ibabaw. Saka na rin itong sa unahan. So tanggalin na rin yung controls. So yan mga ka-DIYers, tanggalin natin yung panel cover at saka yung takip. So tinanggal na rin natin muna yung control. So, pag nilinisin nyo, pwedeng hindi nyo natanggalin yung control panel o yung PCB dito sa loob eh. Basta kuberan nyo lang ng plastic tsaka may basahan. Kung hindi kayo ganong sigurado sa tatanggalin dito, okay lang kahit hindi nyo natanggalin to. Pero kung alam nyo naman tanggalin, pwede nang tanggalin nyo tapos i-unpin or i-unpassen nyo lang yung mga harness ng inong controls na ito. Okay na. Pero kung nagmamadali kayo or takot kayong buksan, pwedeng kuberan nyo na lang ito. Tapos ito na yung bubugahan natin. So, gagawin natin para sa mga DIY nga na hindi pa ganun sigurado sa gagawin, kukuberan na lang natin ito. So, ayan mga ka-DIYers, gaya na sinabi ko, lalo na para sa mga beginner o wala pang idea kung paano maglinis ng aircon, kung paano magbaklas ng control panel, control switch, or yung mga analog controls niya. Ganito na lang gawin nyo. I-plastic nyo na lang or lagyan nyo muna ng basahan. So, ito yung control area niya. Nilagyan ko ng basahan na rin. Tsaka plastic na rin para siguradong kapag nagbuga tayo ng tubig, is wala or hindi ganun papasukin ng tubig basta-basta. So, ganito na lang gawin nyo. Pero kung kaya nyo magkalas at magbaklas at magbalik, mas maganda kung babaklasin nyo na para siguradong hindi mababasa. Pero ito yung ganito, okay na ito para sa mga beginner, hindi na rin basta-basta yung mababasa pag nagbuka tayo. Basta iwasan nyo lang tutukan to, dito na lang kayo mag-focus. So yan, umpisa na natin. So ito yung ating pressurized water gun. Testing muna natin. So kailangan yung buga ng tubig is pakalat, spray. Yung medyo. Huwag yung solid focus na diretsyo na buga. So yun nga, kailangan palapad yung buga ng tubig. At saka yung pagbira natin o yung pagbaril ng tubig, dapat medyo naka-islant na ganyan. So ganito. Tapos medyo malayo sa pins para hindi humiga yung mga pins. Para hindi magbara yung ating daluyan ng hangin na pahigop. So yan, tingin nyo na lang ha. Itong aircon kasi nito is hindi pa naman ganong kadumi. Gusto ko lang i-vlog o ipakita sa inyo para makapaglinis kayo ng aircon nyo kung wala kayong idea. So, hindi ko naman kailangan ng bugahan to ng matagal dahil yun nga, hindi pa naman ito ganong kadumi. So, ganun lang.
yung mga singit-singit, tirahin nyo rin. So yan, tsaka yung gilid dito. So medyo maliit yung espasyo natin, kaya iikot nyo na lang yung aircon nyo. Kung sakaling ganito rin kaliit yung espasyo ng yung paglilinisan niya. Ito na yung internal natin. Ito yung compressor natin, tapos ito yung fan. Okay lang bugahan yan. Kasi meron naman takip yan. Kaya okay lang mapasagahan ng tubig yan. Hindi naman pa talaga ganun kadumi itong unit nito. So, kung basta madami ng putik or dumi yung aircon nyo, basta hanggat hindi man nalilinis, huwag yung tigilan. Pero dahil ito, medyo malinis naman siya. So, less linis lang ito. Irahin nyo na rin yung loob para at least sulit na sulit yung paglinis nyo. So yung fan, okay lang din matama ng tubig yan. Huwag lang yung katulad sa inverter na yung ibang napansin kong unit is parang bukas yung fan. Ito hindi eh. Kasi yun sa ibang nakikita kong aircon unit, yung iba parang may open area na ginagawa ko na lang, binabalutan ko ng plastic. Tapos minsan yung sa inverter naman, parang meron din PCB dito na yung nag-i-invert to 12 volts para sa supply sa ibang parts. So katulad sa control, sa fan, o sa iba pang electronics na kasama ng built ng aircon. So yun, plus i-plastic nyo na lang din kung hindi nyo kayang kalasin. Pero kung kaya nyo yung baklasin, so mas maganda kung babaklasin nyo na yung mga harness pin niya. Basta yung pinakaingatan nyo bukod nyo sa control switch or sa control panel, ito pating mga copper pipe, kasi pag nabutas yan or nagasgasan, nabutas, maglilik yung freon or yung refrigerant. So ingatan natin yan. Tsaka yung pins din pala, ingatan natin na huwag humiga. So yan, nandito na tayo sa kabilang gilid. Birahin din natin ang bomba. Condenser ang susunod nating lilinisan. So pansin nyo, hindi pa ganong kadumi, di ba? Pero gusto ko lang i-vlog para makatulong ako sa mga naghahanap kung paano maglinis ng aircon.
yan, mga ka-DIYers, nakatapos na tayo maglinis ng ating air fan unit. So, kung sobrang kadumi yan, usually lang nilalagyan ko pa yan ng degreaser na detergent. Na usually na panglinis yun sa kotse or sa makina ng sasakyan. So, yun din ang ginagamit ko yan, in-spray yan ko. Ang ganda niyang panlinis, pero dahil hindi naman ganun kadumi, hindi ko na ginamitan. Pero kung wala naman, kahit anong klaseng liquid detergent lang, isprayan nyo para bumango-bango yung pagbuga ng hangin. Tsaka para mas maging malinis din. So ito na lang, lilinisan na lang natin itong top cover tsaka yung panel cover. So okay na. So ayan mga DIYers, tapos na natin linisin ang ating air condition unit. So ayan, kita na uli yung copper tube sa loob. Pero mukhang aluminum tube yata ito. Hindi siya pure copper. Plated lang siya ng copper. So yung condenser, saka yung pins niya. Malinis na malinis na uli. So yan lang talaga. Hindi maiwasan na madisgrasya kang mahawakan minsan. Kaya humihiga yung pins. Pero meron naman ginagamit na suklay para maibalik yan. Dagdag tips na rin pala mga ka-DIYers sa default setting ng ating thermostat. So ito yung thermostat. Ito yung control ng thermostat natin. Tsaka ito naman yung control ng ating operation. Kung paano yung low, medium, high. Tapos yung fan control. Kung anong gusto nyo settings. Sa ating thermostat, mas maganda yung default setting natin dyan. 6 or 7 lang. Bakit? Kasi kapag dito tayo sa 8 to 10, nilagyan natin yung settings dyan or yung default setting, baka hindi makadetect yung thermostat natin. Ito yung thermostat natin. Hindi nga madetect na malamig na yung kwarto nga. Magtuloy-tuloy yung function ng ating compressor, hindi makapagpahinga. So kung dito natin ilalagay sa 6 or 7, kapag nadetect niya yung lamig para sa 6 and 7 level, magpapahinga siya, mamamatay siya ng kusa. Hindi tulad dito, kapag dito na natin nilagay sa maximum level lalo, baka continuous lang yung function niya, hindi makapagpahinga. Ang tendency nyo, baka masira agad yung ating compressor or yung ating air condition unit. Tsaka mas makakatibid tayo sa kuryente kapag dito lang tayo. O kung mainit na mainit, kung halimbawa tanghaling tapat, okay lang siguro hanggang 8, pero wag na natin yung maximum. Pero usually talaga ako dito lang ako sa default setting ko na 6 or 7. Kung medyo malamig, 5. Pero usually dito sir, 6 or 7 lang. Ganun rin sa digital. So yung digital doon, madali naman iset din yon. Meron din yung thermostat, yung level ng lamig, yung 18 to 30 yata yon na number ng Celsius. So usually ang default setting ko doon is number 22 lang. Or minsan 23 yung maximum para nakapagpahinga yung ating thermos ay yung ating compressor. Tapos yung ating kwarto pala, kung gaano kalaki, kung ano yung akma na ilagay nating aircon, kung sa 0.5 HP, usually 4 to 6 square meters lang ang magandang paglagyan nun. Pero kung may budget naman kayo, bakit hindi nyo bilhan ng 1 HP na para mas, although mas mapapamahal kayo sa pagpili, pero katagalan, tingin ko mas makakatipid kayo sa konsumo ng kuryente. Dahil mas mabilis siyang magbigay ng lamig eh. Tsaka, yun nga, dahil mas mabilis siyang magbigay ng lamig, mas mabilis magpapahinga yung compressor, mas less yung konsumo ng kuryente. So kung yung 1 HP naman, usually yan nilalagay sa 10 to 12 square meter. Tapos yung 1.5. So, ganun lang din. Para magdadagdag ka lang ng 6. Plus 6, plus 6. So, kung halimbawa sa 0.5, 6 square meter. So, kung 1 HP, dagdag lang ng 6 square meter. So, 12 square meter. Pero gaya nga sabi ko, kung kaya yung bumili na mas mataas na ng air condition na HP, mas okay. Pero wag naman yung 6 square meter lang yung kwarto mo tapos bibiling mo is 2 HP. Sobra namang taas nun. Okay na yung 1 HP man lang.
So, yun lang mga ka-DIYers. Sana nabigyan ko kayo ng konting tips at saka tulong kung paano makapaglinis ng ating air condition unit. Lalo na sa panahon nito na medyo nagtitipid tayo na kailangan nating gumawa ng kaya naman nating gawin. So, once again, mga ka-DIYers, stay tuned lang sa aking YouTube channel para maging updated kayo sa mga pinapost pa ng mga tutorial, vlog, at cooking vlog. At sa mga bagong viewers ko, please subscribe to my channel at i-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga binablog. So, thank you!